All right, good morning everyone. Kumusta tayo dyan? Ayun no. Kumusta naman tayo dyan, ating mga daily brad? Kumusta? Nagustuhan niyo ba 'yung bago nating intro video? Ayan, of course. Nag-evolve tayo pa onti-onti lang. Okay, batiin muna natin 'yung mga viewers natin. Excited na ba kayo ngayong araw na 'to? Of course, nandiyan si Vito Santos. Excited na rin sila, 'yung mga work from home. Ayan, ano ba, break time nyo ba ngayon? Si Jackson, di pambira Jackson, oh. Ikaw pa yung tough fan ngayon. Tough fan, okay? Chamon, okay. Jackson, kumusta dyan? Si Ate Rocky, kumusta tayo dyan sa ating Bio Essence? And of course, ating mga viewers din na nagkalat sa buong mundo. Ating Daily Brad Live, si Beth, of course. Beth Laririt. From Edmonton, Canada. Ano oras ba dyan, Beth, ngayon sa inyo? Thank you for joining us. And of course, we do have a lot of viewers din dito sa Pilipinas. Alam niyo naman, kahit na work from home yung mga yan, nag-tune in yan on the side. Si Glenn Mirasol, magandang umaga sa'yo. And then si Dino. Alright, kamusta tayo dyan? Oo, excited na rin ako sa Idol Kirby natin. So, kapit lang. Si Angie Ratonel, kumusta yung cancer mo? Kumusta yung ating chemotherapy? Okay, I believe the Lord's healing is upon you. Wow, si Arlene, kumusta dyan? We're praying for the United States, Arlene, ha? Oh, we pray natin dyan yung mga kaguluhan dyan. And let's just hope that the Lord will accomplish His purpose kung bakit nakakagulo ngayon dyan sa lugar na yan. From Winnipeg, Maricel Cabalquinto. Ano-ano mo sila, Cheryl at si Josh Cabalquinto from New York. Okay, naka-tune in din yung mga yan mamaya. Of course, ang dami ha, si J.R. Raffalo, mga taga-Saturday service natin yan. Kuala Lumpur naman si Cindy. Of course, meron naman din mga taga-Kainta. Good morning. Guys, pina-follow nyo ba yung ating Daily Brad Devotions? Panalo yun, ha? Kailangan tayo mag-devotion every morning, and I do hope you're following and you're answering also while meditating yung mga questions doon ni Daily Brad. Maganda po yun to start the day, yung Daily Brad devotions natin. Okay, kumusta si, wow, si Toti. Kumusta dyan, Toti? Kumusta dyan sa Caloocan? Kumusta hospital nyo? Okay, pray natin yung mga frontliners sa hospital nyo. Si Toti, meron tong hospital dyan sa Caloocan, yung Martinez Hospital, okay? Ayun, of course, si Jenny Lynn watching from Forbes, Kainta, kapitbahay ko yan. Good morning. Okay, let me, ano lang, maganda yung sinyer ko kanina sa aking devotions, okay? Yung Philippians 3, 13 to 14. Thank you for answering yung mga questions doon, ano? Si Coach Bernard, maganda yung sinabi niya. Si Jeff Reyes, consultant natin niya sa digital marketing natin, right? Alright, Mark, nandito ka ba, Mark, sa Pilipinas ngayon? Taga Singapore kayo, paano ka napunta rito? Okay, si Ate Aida, okay. Kumusta tayo dyan? And by the way, guys, we're being watched din sa The New Channel. Okay, nire-restream tayo. Kalahi mo yun. Itong Daily Brad Live is being restreamed sa ating kaibigan sa The New Channel. And it's being watched also dun sa YouTube at Facebook site nila na TNC Now. That's their channel. So thank you for restreaming, kasi po mas maraming nanonood, mas maraming nakakarinig na salita ng Diyos. This is all about sharing the goodness of God. Right? Ito pong Daily Brad Live, it's all about ordinary people with extraordinary God. Yun! Kumbaga, mga simpleng tao to, nagsimula last week lang po, yung ating simpleng puppeteers or ventriloquist. Simpleng tao that God is using for His extraordinary job, which is to share the gospel. 2 weeks ago, sepulturero, di ba? Ginamit ni Lord. Kaya this is all about ordinary people
but with extraordinary God. Kaya po, napakasarap magkwentuhan dito sa ating segment. Oh, yun, si Shirley, kumusta na dyan sa New York? We're praying for you guys, even yung mga kaibigan natin sa Every Nation, New Jersey. We're praying for you, Tita Maricel. Okay, we're believing God for peace dyan po sa lugar nyo. Of course, thank you po sa mga taga-Tagig. Okay, okay, nandyan ako every Saturday. Nag-shoot na tayo ngayon. We're back in our studio sa ating pong church for our live worship services, but minus the congregation. Bawal pa tayo, okay? From Iligan City, si Eric Castro. Good morning, good morning. So, thank you for joining us this morning, okay? Ayan na, dumadami na sila. Excited na, okay? From Pinagsama Tagig, si Rona. Kumusta tayo dyan? Okay, si Mitch, of course. Mitch, kumusta dyan sa Doha, Qatar? Nakita nyo ba yung bata na ginamit ko na sa video na last Saturday sa preaching ko? Grabe, Tori! Marami pa tayong makikita ang video from that young boy, okay? So, good morning, watching from Mandawi, Cebu. Kamusta tayo dyan sa Mandawi? Okay, so thank you for joining us. Would like to really take this time to start our segment by introducing to you our guest, okay? And dito pong guest natin, hindi naman to bisita, is a long-time member of our church. There was a season that he's sharing the tithes and offering even sa Saturday service. And of course, we know him from the poster na pinadala ko sa inyo, and he knows. But more than just being a basketball superstar, you can see the heart of this man. And inaanak ko rin to sa kasal, dun sa kanyang renewal of vow, okay? So sila ni Tina. So hindi naman siya iba sa atin. He's a friend and a spiritual family as well. Kaya we're so excited to have with us this morning ang walang iba kundi si Kirby, the Kid. Alamin natin bakit the Kid ang kanyang palayo sa PBA. Kirby the Kid Raymundo. Come on, Direk. Pasok mo nga yung guwapo na yan. Yun, no? Ninong, kamusta kayo, Ninong? Kamusta dyan sa bataan? Kamusta sa guwapo kong inaanak? Eto, fresh air pa rin dito. Bakit magkasintangkad lang tayo? Ha? Bakit gano'n? Oh, nag-adjust ako ng konti. Ang layo siguro ng camera mo, no? So, mga Dave, mga ka-Brad, palakpakan naman natin ang ating bisita ngayon. Si ating si Kirby, the Kid, Raymundo. Bro, kumusta dyan sa Bataan? Orani ba? Orani? Orion. Ah, Balanga kami. Balanga. Ayun, oh. Balanga, Bataan. Mamaya, malaman natin kung Bataan doon si Kirby. Bakit ba landon siya imbis na nasa PBA? Arriba. Yan, mga fans mo, bro. Mr. Ayun, ayan na, oh. Sabi ko sa'yo eh, excited sila makasama ka ngayon, Kirby, because of ang segment natin. This is all about talking about ordinary people na nagsimula from, you know, lahat naman tayo ordinary in the eyes of God, of course. But then again, we have an extraordinary God. So, Kirby, ano ba? Ilang taong ka na ba, bro? Hindi ko alam yung edad mo eh. Alam ko 36 ka lang, pero baka kang 32 wow. Eh. Wow! 38, Nino, 38. Wow, 38. Magkaedad yung waistline na in waistline ko sa edad mo. Parehas pala tayo ng waistline. Uy, bro, si Jigs Anidem, schoolmate ko yan, batchmate, Arriba Letran. Ba? Uy, Arriba. Kayo. Oo, marami tayo, bro, mga ano rito. So, Kirby, pakwento mo na, bro, about your family, ilang kids mo, of course, ilang asawa mo. Ano edad nila? Isa lang. Siyempre, ano, si Tina, tapos Kevin, Gabe, and Kino. Puro boys lahat, eh. Haling? Oo. Ano edad nila, bro? Maingay. Hey, huwag kayong maingay. Ano ba ages ano, na mga? 18, 15, and 12. Grabe. So, every three years. Pero mo, may 18 years old kang panganay. Ilang taon na nanak si Tina? 10 years old. 13 naman. Uy, may cake tayo dyan. Maganyan ang mga usapan natin. Ano, bro, kumusta kayo ngayong quarantine? Ano pinagkakaabalahan nyo dyan sa Bataan? Medyo ano naman, nakakalabas kasi dahil nga merong pass because
ano, part naman kami sa essentials ba tawag doon. Kasi nasa ano ako eh, agri. So, farm. So, okay naman. Okay. Inaasikaso yung ano, yung construction ng ano, ng building. Alam mo bro, talagang ninong mo ako. Di ba nasa agribusiness ka? Ako din, yan ang secret ko. Kaya ako na, tumagal ng 26 years sa marriage ko. Agri, agribusiness. Agri lang ako na agri sa ninang mo. Ganun ba? So, pareho tayo nasa agribusiness. Ikaw, totoong agri. Ako lang, agri lang na agri. Bro, paano ka napunta dyan? Taga dyan ka ba? Oh, Bataan talaga, nanay ko. Romblon yung tatay ko. Pero dito kami dahil magulo dati sa ano, may mga So simulan natin bro kasi na-mention mo na ako sa ka lumaki. Talagang lumaki no. Ano ba height mo, Curbs? 6'6". 6'6" ka, 'di ba? Diyan ka talaga lumaki. Bro, yung talagang highlights ng buhay mo nag-start, sabi mo sa akin, at the age of 13. Noon talaga parang alam mo that the Lord is leading you to his plans and purposes. So bakit, anong nangyari nung 13 years old ka bro? Bagit mo nga yung mga kwento mo ng buhay mo? Summertime yun eh. Summertime, tapos kasi pagka ano, sa basketball dito, hindi kayo sasali pag wala kang pamusta. So, okay. hindi dahil gusto mo magsugal, kaya lang, hindi ka nila papalaruin. So, nagkaroon ng open door si Lord na yung Petron, merong construction na parang shutdown na tinatawag. They call it mga short term, 1 month ano. So dahil malaki ako, matangkad ako, ano ako noon eh, six flat na ako noon, 13 years old. Wow! So mukha naman daw akong ano, pasok na pagtinignan. So sumali ako sa construction, kaya lang ang init sa gitna ng araw at summertime. Tapos ang ano, kasunduan, pagka ikaw nag-quit nang hindi mo natapos yung at least 2 weeks, hindi ka babayaran. Okay. So pinilit ko talaga, ang hirap. Nasa gitna ka ng araw. Tapos ano, nakakahilo talaga. So sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung gusto kong buhay. Okay. Gusto ko ng ano, ng mas maayos, saka maiangat yung pamilya. Okay. So, nagkataon lang na may inter-barangay. So sinali nila ako, taga Rebound, taga Black. Eh, kasi first time ko sumali ng ano eh. First time ko mag-start ng basketball, 13 years old eh. Late bloomer nga ako. So hindi ka pag ganun kagaling? Wala, hindi marunong. Hindi marunong. Pero yun nga, to cut the story short, tinapos ko lang talaga yung 2 weeks para makuha yung sweldo. Okay. So nung nag-basketball na ako, na-enjoy ko naman siya hanggang sa naging araw-araw. Okay. Yung paglalaro. Tapos yung kaibigan ko, meron akong best friend eh, si Randy. Ano yun? Okay. Meron kasing dalawang grupo dun sa barangay namin. Isang grupo mayaman. Tapos kaming dalawa, dito kami sa poolside. Pero nag-ano kami. Kami yung mga tipong nangangarap. Sabi ko nga, pag ano bang pangarap mo? Pangarap niya daw, ano? Mabayaran lang yung lahat ng utang nila dun sa nagpapautang, alam mo na, naniningil every day. So, ang sabi ko, yun lang pangarap mo? O sige, pag ako na PBA, sabi kong ganun, babayaran ko lahat ng utang nyo. So, wow! So, yun yung mga sumpaan namin magkaibigan. So, ano rin, timing din ni Lord, nagpatayo si yung governor namin ng court dun sa barangay namin. So, okay. Talagang everyday, yun na, doon na nag-start. Puro basketball, school. Tapos, kinapalang ko yung mukha ko doon sa, ano namin, sa school namin. Kasi may player doon, matangka din. Sabi ko, Chris, sali ako sa team nyo. Kahit taga, ano lang, taga block shot, taga rebound. Kaya ko yun. Yung mga ganon. So, sali, sige, try out ka. So nag-try out naman ako, nakita naman nila na naka-rebound nga, naka-block. So hanggang sa na-develop. So wow. Hanggang sa nakuha ko, pati dahil nga matangkad ka, bigla ako parang nag-6'2, nag-6'3. Parang biglang tumangkad yung ganon. Mm. So kinuha naman ako na ano, ng panglaban ng Bataan, yung sa Claraa.
Ah, yung Central Luzon Regional Athletic Association, yun, di ba? Yun, kinuha ko doon. Ito ang problema, bumagsak ako. Bakit? Bumagsak ako sa grades. So, hindi ako nakalaro. Bira yan, no? So, parang bumagsak yung pangarap. Pero, ang lesson doon is, yung next year talaga, hindi ako nag-focus sa basketball. Kasi, baliwala eh, kahit mag-basketball ka. So, ginawa ko, nag-aral ako. Nung nakuha ko yung grades ko, pasado lahat. Then, basketball na. Tapos, medyo mabilis yung progress ba, na biglang nasali ulit. Tapos, nag-champion kami. Kami yung nag-host dito sa Bataan. So, syempre, mas malakas loob mo dahil home court eh. Ng buong Region 3, dito kami naglaban-laban. Kami yung nag-champion ngayon. Uh-huh. And blessing na merong si Coach Molet na dumiretso dun sa bahay namin, di ko alam. Yung pala, nilock na kami. Nalock na yung usapan na sa letra na ako, ganun. Wow. Yun, doon na nag-start yung career. Tapos ako naman, pumayag na rin, so punta kaming Manila. Nakakatawa nga doon eh, kasi suot ko noon, niloloko ko ng mga, syempre, Manila, di ba? Sabi sa akin, isang player. Where's the party, kid? Doon pala, dinatawag na rin akong kid. Kasi suot ko pa, pang probinsya eh, di ba? Parang ganon. So, eto malupit. After 3 days of practice, nangayaw ako kasi everyday sumusuka ako. Syempre, from larong kanto-kanto lang. Tapos doon ka sa organized basketball na ang practice. Iba yung training. Oras. Iba, iba. So, alam mo naman tayo, magaling tayo sa mga takasan eh. 3 a.m. in the morning, tumakas ako talaga. Umuwi ako ng Bataan. So, siguro dumating ako mga around 6:30. Sabi ko sa nanay ko, nay, ayoko na, hindi ko kaya. Everyday sumusuka ako. Sabi ko, feeling ko, mamamatay ako sa pagod. Training. Di iyak yung nanay ko. Sabi niya, sige anak, kung di kaya, ganun talaga. Tulog ako. Pagdating na mga 12:30 yata, mga ganun-ganun o'clock, nandun na yung coach ko, si Coach Molet, saka si Sinundan ka sa Bataan? Sinundo. Parang sinusundo. Oo. So sabi ni Coach Molet, kaya I'm so thankful to the Lord na people didn't give up on me. Kasi kung pinabayaan nila ako, so wala, hindi ako aabot sa ganon. So, si Coach Molet, kinausap ako, binigyan ako ng vision na sabi niya, give yourself 3 years pag aagawan ka sa PBA. Ngayon, si Miller naman, nakita niya kasi meron nagiinuman dun sa barangay namin. Sabi niya, pag nag-stay ka, you will work hard to earn money. Pero pag bumalik ka doon, you will work hard, may enjoy mo yan in time, and maaring mas malaki ang kitain mo at mababago ang buhay ng pamilya mo. Wow. So yung dalawa na yon, binigyan ako ng So bumalik ako, pero binibaby nila ako sa practice. Meron time na inaalala yan. Kasi nga, hirap eh. Hirap talaga. Wow. Meron time na hospital pa ako sa UST eh. So, after noon, sunod-sunod na, naging rookie of the year. Tapos yung second year ko. Letra na to, Harvey. Letra na. NCAA yes, kayo, no? NCAA. So yung first year ko, nag rookie of the year ako. Tapos, semifinals lang. Kaya yung progress, makita mo rin. Yung second year naman, kami na yung nag-champion. Tapos, Mythical 5, ganyan. Tapos, meron ng temptation to play for pro kasi may mga offer na. Anong year ka noon? Second year, 17 years old. Grabe, kinukuha ka na for PBA. Wow. May mga kasi na maglaro ka lang ng 1 minute sa NBA, considered as pro ka na. So, alam ko, kinukuha ko ng Hinebra eh. Nakameeting ko yung sila, yung grupo ng Hinebra. Tapos, kaya lang, nakita ko na parang hindi pa ako ready. Ako alam ko sa sarili ko na kaya ko, pero hindi pa siya yung right time. Kaya lang mahirap, kasi wala pa kami pera eh. Alam mo yun? Tapos sila... na mag-pro, okay? Yes, oo. Tapos, yung struggle ka, kasi pag tuwing uwi ako ng Bataan, hindi masaya yung nanay ko eh. Kasi ibig sabihin, kukolekta ako ng allowance. So, nag-ahagilap pa yon, di ba? Parang ganon.
No. Abono pa pala sa nanay. Oo, abono. Kasi yung, ano, yung letran, ang binibigay lang naman ng time na yung allowance is 500 pesos. Which is good. Kasi, pag may pera ka naman, mapupunta ka lang din sa gimikan eh. Kasi yun yung, ano, yung galawan ng time namin. Oo nga. Kaya, pasalamat din ako naging mahirap kami. Kasi kung meron ako, malamang, baka yung karir ko, ano rin, waldas-waldas ako sa, ano, sa puyat. So, Kirby, what you're saying, because a lot of people are watching right now, yung, alam mo yun, yung may mga pinagdadaanan, bakit ba ganito, more especially ngayong pandemic, may mga challenges. So, what you're saying is, hindi lahat ng mga pinagdadaanan natin, eh, parang nasasayang lang yung panahon. So, what I'm hearing from you, even those times na talagang wala, kapos, naghihirap, at parang looking back, in retrospect, pag tiningnan mo, kailangan pala yon. Otherwise, kung naging naging big time ka agad noon, baka hindi na stretch yung talent and skills, ano? And I like to remind also our viewers, and before magtuloy ka, Kirby, ano, yung hardship and trials natin sa buhay, unang-una, hindi ikaw nag-iisa. Every time I counsel people, Pastor, bakit nangyari sa akin to? Pastor, bakit ganito? Well, for one, the Bible says, in this world, you'll have trouble. So, if you are a human being, hindi ka naman alien, tira may katabi mo, mukha mo alien yan. So kung ikaw a human being, sabi, and you're living in this world, the Bible assures us and talagang reminds us, in this world, you'll have troubles. So, yung mga hardship and challenges natin, I think it's how we view those things na nangyayari sa atin. And what I'm hearing from Kirby, yung kanyang patience, pwede na siya mag-pro, maglalaro lang ng ilang minuto sa NBA and he can go to a pro league like PBA. Alam mo yun, yung, I think Kirby, there's a term that says, binabanggit na delayed gratification. Alam mo yun, yung gusto mo nang enjoyin agad, but then may season of pruning, may season of maturing, para pagka dumating yung right time, sabi sa Bible, there's a right time for everything, which is yun yung ikukwento mong susunod na section ng buhay mo. Kumbaga, na-prune ka na yung character. Of course, you're not perfect. So sa mga nakikinig ngayon, lalo yung mga kabataan, there are things na gusto mo na ma-enjoy ngayon. Hindi pa nga eh. Huwag muna. There are seasons sa buhay mo that you need to stay there and learn how to persevere, learn how to trust God. Because the moment in-enjoy mo yung hindi pa dapat ma-enjoy ngayon, yung immediate gratification na tinatawag. Like, binata ka pa lang o dalaga ka, you want to enjoy what married couple are enjoying, di ba? Like, for example, premarital sex, you're not gonna be blessed, you're not gonna enjoy it. There's a season where you need to trust God. At this season of your life, you need to persevere and be passionate about God, pursue God first. So, may mga bagay na when you learn to persevere and wait, that's the time you can enjoy it. Katulad ni Kirby, in retrospect, nung binalikan niya, kung 10,000 ang budget ko sa letra noon, baka tambay ako sa kung saan man tambayan nung unang panahon ng time na yun. So, Kirby, maganda yung sinabi mo, inaanak. So, nag-pay off ba yung paghihintay? Ilang championship kayo sa letran nung NCAA? Dalawa. Back to back kami noon. Wow. Back to back. So, sino kasabayan mo noon ng mga player? Christian Calagio. No, Erwin Velez. Nag-PBA din sila for a few years. Ang nakita ko lang doon yung desire ng heart mo na to earn money. Pero naghintay ka. May pinadala si Lord na isang commercial team to support me. Wow. For 1 year, and that is Red Bull. Kasi talagang very tempting na mag-pro na. Kasi nga, yung tatay ko, gusto ko na rin i-retire sa pag-i-seaman. Tapos, syempre, yung nanay ko, ayoko na mumblema. So, sabi ko, Lord, I will commit. Na, saka yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo, pinangakuan mong babayaran. Oo, naghihintay yun. So, ayun. Ano naman, ang galing eh. Ang galing ni Lord kasi hindi lang ako na-bless, pati mga teammates ko. Kasi nagtataka sila, bumibili na ako ng steak noon eh. Na niluluto namin sa quarters.
So hindi ko na rin tinago. Sabi ko na ano na buti na lang hindi ako nag-pro, buti na lang nag-trust ako kay Lord na ano na maghintay pa ng ano another year. Pero ang maganda kasi nung naglaro pa ako ng isang taon, doon tumaas yung presyo eh as a player kasi I won the MVP, tapos nag-champion kami, tapos hakot lahat ng award, pati ano mga defensive player of the year, kumbaga lahat nakuha. Then doon talaga kagulo yung ano yung team na kumukuha sa akin. And doon ko na ano yung tamang paghihintay sa Panginoon. Alam ko maraming nahihirapan ngayong COVID, no? Siguro we just need to be strong in waiting. We just need to be strong in our faith. It's really hard. Oo, kailangan ano talaga kasi God will make a way naman eh. Ang daming testimony ng mga kaibigan ko na ngayon na taga ibang bansa na nagbibigay sa kanila ng support, hindi naman nila tinatawagan. Yung galing. Parang bigla na lang magpapadala sa account nila, parang ganun. So, kita naman ni Lord yung desire ng heart natin and we just need to be strong. So, yun, nung PBA so, Anong team yung kumuha sa isa PBA? Yung first PBA mo? First year? Kasi yung bago ka mag-PBA, you will play for amateur league. Yung ano, yung commercial, yung PBL. Oo, tama. Okay? Tapos, dun kukuha ng mga player yung PBA. So, parang nag-boom yung Red Bull noon. So, ang nangyari, we have a strong five. So, hindi na kami na-draft. Kumbaga, diretso na kami sa team. Sasali kami ng PBA yung team namin. Ah, okay. So, kumbaga, talagang blessing yon kasi biro mo, hindi ka masyadong mag-a-adjust sa pag-akyat mo ng PBA dahil ang kasama mo, yung kasama mo rin sa amateur league. So, tapos, sinign ako agad ng 5 years. So, galing. Grabe yung nangyari noon. Although maraming offer sa ibang team, huwag ka muna magpa-drop, huwag ka muna sumali dyan. Yung mga ganon. Pero, ang maganda talaga, nakita ko yung ano yung parang maghintay ka sa tamang panahon. Yes. Tapos God will ano naman eh, kasama mo naman si Lord eh. Kasama mo naman si Lord. Yeah. Kirby, kanina panalig sa iyo si God. Anong season ng buhay mo na encounter mo si Lord? I'm sure pag nangyayang ka sa superstar level na ganyan, lahat ng temptation, hindi mo na kailangang hanapin 'yan, di ba? Tapos ang pag PBA kasi, yung gugwapo talaga niya, gaganda ng sasakyan, di ba? Yung mga fans mo, di ba? So, saan ba dumating si Lord sa buhay mo, bro? Pero ang dami mo rin siguro mga kalokohan, lumaki ulo mo, I'm sure. Yung mga vices mo, kinikwento ni Tina sa akin. Totoo yan. And then, there was a time kasi na ano, na every year dalawang taon na magkasunod champion. So, nag-champion sa Red Bull. Tapos, when Red Bull International, binitawan nila yung support sa Red Bull local. So, parang lahat kami mga players, parang pinagkukuha kami ng mga strong team sa PBA. Ibig sabihin, trade na binili ka, parang ganun ba? Uh-huh. Kasi, palabas na yung Red Bull sa PBA noon. So, nung nag-champion kami sa Red Bull, after mag-champion, nalipat naman ako ng Pure Foods. Nag-champion naman ulit. Doon na ako nagtagal. So, nag-champion kami doon. Kaya lang yun nga, parang feeling mo, alam mo, Superman ka, yung ganon. Lahat, ano eh, nandun yung naging alcoholic ako. There was a time, nag-drugs din ako. Ganon. Wow. Nag-drugs din ako noong time na yun. Kasi feeling ko, pagka, kahit mag-positive ako, hindi nila ilalabas. Dahil magaling ako, kumbaga parang ganon. Kaya lang, there was a time din, iniwanan din ako ni Tina. So, nung time na ganun, parang pag uwi ko sa bahay, sabi ko, ba't ganito? May emptiness. Actually, talagang empty yung bahay. Biro mo eh, apat yung kwarto mo, isa ka lang doon, saka yung helper, di ba? Dalawa lang kayo nag-uusap. Baby pa si Kevin noon eh. Wala pang alam si Kevin. So, ang galing ni Lord kasi nagpadala siya ng tao. Pinadala niya sila Pastor Joseph, sila Coach Eric, si Alvin Patrimonio kasi, noong una, medyo nawiwirdohan ako. Dahil, syempre, Bible yung hawak kami, newspaper, sa umaga. Yung kami mga player.
sabi ko, parang masyadong religious ang dating. Okay. Pero nung iniwanan ako ni Tina, ayan na, dumapit na ako kay Kap. Kap, paano kaya to? Pero walang alam mga teammates ko, tinatago ka, kakaya eh. Champion ka, iniwanan ka na sa awa mo. Alam mo yung ganon? Tapos, ayun, siyempre, you know, Ano advice sa'yo ni Kap Alvin? Kailangan i-humble mo yung sarili mo na you have to admit your mistakes, yung pagkukulang mo. Kasi kung hindi mo makipagmatigasan ka, talagang walang mangyayari. Eh, naalala ko talaga, alam ko, 4 years yun eh. Nililayan sa ako ni Tina gabi-gabi kahit lasing ako eh. ang galing lang talaga ni Lord dahil sinagot yung prayer niya through Alvin. Pastor Joseph, sila Roy Moralde, pumupunta yan. Nagba-Bible study. Uh-huh. Natakasan ko yung mga yan. Kaya lang, magaling si Lord. Every time tatakas ako, si Alvin Patrimonio natatapat. Pumupunta sa sakyan niya. So, nahuhuli ako. Sabi niya, saan ka pupunta? Ang lalagay ko yung sapatos ko. Yung mga ganon. So, ayun. Tapos, Robert Gonzalez from US bumalik. Nagpastor na pala si Robert. Ah, si Coach Robert. Coach Robert, yes. Yun, doon na nag-start na nung nakita niya ako sa siya, talagang makita mo kamay ni Lord yun eh. Pumasok siya ng Shangri-La, EDSA. Doon kasi kami nag-workout eh. Oo. So nakita niya ako. Ako rin, nakita ko rin siya. Eh yung time na yun yung talagang yung usapang hiwalayan na kami ni Tina. Oo. So dahil si Kap lang, si Alvin lang ang nakakalam ng sikreto ko, sinabi ko na rin kay Robert. Mm. Si Robert naman, nilayhan sa ako sa harap ng maraming tao doon, pinag-prayan ako. Di nahihiya pa ako, sabi ko, pag pinag-prayan, ibig sabihin, problemado, baka may nangyari dito. Siyempre, panggaling ka sa mga Tapos, in-offer niya sa akin yung one-to-one. Yun, yung one-to-one. Yun yung Tapos, grabe si Robert. Nililibre ako sa mga restaurant, mga ganon talaga. Halipa, big time. Inuunahan ako na sa mga bayaran. Sabi ko, itong taong to, di niya alam, mamaya, gigimik na naman ako. Nag-a-accent ako ng panahon. Yung mga ganon, pinapatayan ko pa yan every Friday, Saturday, kasi nagigimik pa talaga ako noon. Pero, every time I sleep, na wala akong katabi, alam mo yun, yung nangungusap si Lord. Tapos, Robert taught me to read the Bible din. Mm. So, every time I read the Bible, parang face-to-face, kinakausap ako talaga ni Lord. Hanggang sa... 7 months later, ayan na, si Tina umiyak na. Nagkabalikan na kami noon. Umiyak si Tina, sabi niya, akala ko yung prayers ko nagbabounce lang sa ceiling. Yung pala, totoo, binago ka na ni Lord. Yeah! Dali lamang po, sulat ay dyan, ha? Kirby. That's very powerful. Ano? For those of you who wants to give up praying, you know what? Prayer is powerful. When we pray, sometimes more than it's changing the other person, it's changing your heart as well. Tama? Sometimes kasi we're praying for someone and then minsan nagiging self-righteous na rin tayo pag nagpe-pray tayo for someone to change. Eh. Baguhin mo yung asawa ko, baguhin mo yung ito. Pero not knowing that God is changing something inside of you as well, na masyado na pala ako self-righteous, masyado pala akong ganito, ganyan. So when we pray, God is changing us as well. And also, maganda sinabi ni Kirby, na si Tina didn't give up praying, na the Lord is doing something. Alam mo yon yung minsan yung seed na yon, sabi sa Bible, I planted the seed, sabi ni Paul, Apollo, yung disciple niya, watered it, but only God makes it grow. So our role, when we pray, is just to keep on planting seed. Just don't give up on praying for someone else's, you know, transformation. Hayaan mo lang, somebody might water it, ibang tao, or maybe a video na papanoorin, a podcast na papakinggan. But at the end of the day, it's God who makes it grow. Ang role lang natin as farmers, okay, is just keep sowing those seed. So, kaya I'd like to challenge everyone, when we pray for someone, don't give up. Know that God is doing something. May mga tao lang talaga ang tagal mag-germinate ng seed. Ang tagal nang dinidiligan. Pero minsan, isang boom, isang instance lang na sakit or whatever, financial difficulty, and then the Lord will
will change the situation around. So Kirby, ang ganda ng senior mo. We need people around us. We need men, godly men. Ah, pagka hindi maka-Diyos na tao, pagiging chismis lang yan. O baka iba i-advise sa'yo. So sa mga babae na nanonood, we need godly women around us that will encourage us. Okay? Kaya yung katulad ni Coach Alvin, yung mga minimention po ni Kirby, mga pastor natin sa Victory, o si Pastor Joseph Corodan, Pastor Robert Gonzalez, sa youth natin sa Makati. So those people, God placed them sa path ni Kirby during the time. And it started the transformation. So Kirby, nung nabago ka, si Tina siguro nagulat sa'yo. Sino ka? Ilabas mo yung asawa ko. Naka-save kami ng, nadagdagan yung savings namin kasi ang lakas ko magtapon ng sa gimikan. Alam mo yon. Pero ang maganda lang naman noon after finishing the one-to-one, we went to Victory, we go to Victory na. Tapos God put the desires in my heart na to reach out to my friends then. And ang maganda lang nung nagkaroon ako ng desire na mag-share ng ganon, meron nagme-message sa akin ng mga private message na nag-a-ask din ng help. So hindi ako yung lumalapit, sila na yung lumalapit. Siguro nagulat din sila. Yes. Nung nalaman ko Christian ka na, no? Kasi nung sa letran ako, pagka nasa letran ako noon, hindi ako pinapasama ng mga teammate ko, ayaw pasamahin sa akin ng mga girlfriend nila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro baka pa. Siguro baka mapalitan sila. So, yun. Yung mga yon, sila rin ang mga nakaka-fellowship. Ngayon, si RB na nagli-lead doon sa mga players na gano'n. So, si RB muna yung na-sharean ko. Tapos si RB na yung nagli-lead sa kanila. Wow. So, ang galing lang kasi, ma-amaze ka kung paano gumalaw si Lord sa kanila. Yung marriage, pasira na, pero mabubuo, nas nabuo. No, wow. Meron ako isa, magsu-suicide. Tapos, sabi ni Tina, punta mo yan. Pag nag-suicide yan, ikaw, konsensya mo yan. Yung mga ganon. So, hindi lang sila nabuo. Nagkaroon pa sila ng anak. Wow. Pero, dumaan sila sa 2 years na paghihintay na bago sila nagkabalikan. Kaya lang, while waiting for 2 years, nasa fellowship, nasa Bible study group, nasa Victory group namin. Na sometimes mag-message yung bro, coffee tayo kasi ang daming temptation, may mga babae nag-text sa akin, ganyan. So instead of mag-give in ka doon sa temptation, doon na lang siya sa coffee na kwentuhan. Galing. Ayun, ngayon may business sila, maganda. Tapos sabi sa akin, bro, thank you, ito yung baby ko, nagkabalikan kami. Yung mga ganun, sabi ko, bro, wow, you made the right decision to surrender your life to Jesus, sabi ko. That's the good thing na nangyari sa buhay mo, na na-restore yung marriage mo, sabi ko. I'm so happy for you. Yung mga ganun ba? Na so talaga naging mission mo rin yung mag-share ng gospel, bro. Yes. Kasi I remember nung ako pasaway, nakita ko yung pagmamahal ng Panginoon. Na kumbaga parang sabi ko nga, God snatched me from the fire through sending godly people sa buhay ko. No, ang dami nila na ang dami ko rin nawalang kaibigan kasi nga tinalikuran ko na yung gimmick. Ako yung dati. Ako yung kumbaga para may entourage ako pag gumimik kami. Promotor? Yes, ganon. Ang dami ko nawalang kaibigan pero yung pinalit na mga kaibigan, grabe. Ayan, may mga teammates din ako na lumapit sa akin. Ayan, si Mark Pingris, nakakatawa yan, nang lumapit sa akin, sabi niya, ay, nung tumawag sa akin, bro, papaano ako sa'yo yung yung anong tawag doon? Paano? Sabi yung turuan mo ba ako? Turuan, sabi yung ganon. Yan, komedyante yan Ano nga gagawin ko sa'yo? Sabi yung ganon, sabi niya, yung i-coach mo ba ako? Yung mga ganon, i-coach mo ako sa buhay, yung mga ganon. Sila Peter Simon, yan yung mga natulungan natin na grabe. May mga struggle na kanya-kanya. Tapos may mga PBA players din na ngayon na engage din natin. So naging part na ng buhay ko talaga dahil parang sa akin
hindi lang naman siya giving back eh, kasi talagang I'm doing that to honor God. Na ang saya, masaya pag nakita mo isang tao. Priceless siya na nababago yung buhay. Saka nakakalabas sila dun sa addiction. Gabi, no? So, Kirby, parang the Lord changed you so that you can be a blessing to others as well. Even yung mga anak mo, winantukan mo ba? Tapos na yung mga ngayon. Pari yung mga purple book. So, Kirby, ano lang, yung injury mo ba? Ano ba? Ba't ka ba nag-retire? Hindi ka pa retiring age. Pwede ka pa maglaro, di ba? Nang 2 more years. I think knee injury, bro, no? Mm-hmm. Pero pwede na ako ulit bumalik. Pwede ako maglaro ulit for 2 years, sabi ng doktor ko. Kaya lang kasi nagkaroon ng open doors din yung ano, yung for 5 years kasi naghahanap kami ng spot for ano, San Miguel Farm. And on time na na-injury ako, doon kami nakakita. So, kaya sabi ko, I want to think for long term na. Ito, long term na naman yung iniisip ko. Sabi ko nga, I will go for long term. Kasi yung basketball, pwede naman akong bumalik kung gusto ko. Natigil naman yung milyahin. Kumbaga parang sa sasakyan, hindi naman ako nagamit eh. So pwedeng yung mileage mo yun pa rin. Tapos nakapahinga. So, yun lang. I decided not to play para ito muna yung business for my kids. Kaya pangalan ng farm ko, Kids Farm. Kasi para sa kanila yon. Wow. Galing. So yun, pwedeng bumalik. Actually, kinapabalik ako ng mga kaibigan ko ng player sa PBA. So ang sabi ko, establish lang muna yung ano, yung farm. Oh, yan, that's Billy Miller. Si Billy Miller. Pero bro, nakaka-encourage yung buhay mo and thank you for sharing that powerful testimony. Na so may pag-asa pa pala yung mga nagugumon sa bisyo. May pag-asa pang makalabas sa bisyo. Kasi ba, left to yourself yung alcohol, mahirap labanan eh, no? Yeah. 'Di ba? You have the resources, minsan siguro dahil superstar ka, libre na yung gimmick. So ang hirap makalabas sa ganong addiction, but then again, it's only through the help of, you know, of course, si God ultimately, but sending people physically, may mga pinadalang tao sa iyo. So, yeah. I guess that's an encouragement to all of us na nanonood ngayon. If you feel like nag-iisa ka sa laban na to, we're here to help you. You can message me. I mean, through Zoom, we can ask a leader to disciple you, to go with you, to pray with you in these trying times. Basta ang labanan lang talaga, do you have someone that will run with you in the course that God has given us? Kaya nakakatuwa lang yung kwento ni Kirby. Imagine mo bro, no, kung hindi pinadala ni Lord yung mga tao na yon, most likely, hiwalay ka na ngayon, may iba ka asawa, anday mo na inanakan siguro. Hindi, totoo yan. Di ba, minsan may interview si Corina Sanchez na sikat na personality dati. Ngayon, either nakakulong or di ba nakita may mga sikat before na yung buhay ngayon because of drugs, alcohol, namamalimos na lang sa labas. You could have been like that na sasabihin ng mga tao, yung may Kirby Raymundo na MVP nung araw, blah, blah, blah. Bro, antindi ah, 5,766 points na ano mo, 3,418 rebounds, pambihira, 1,103 assists. 228 steal. Dami mo ninakaw. Ah, hindi, ano to? Steal pala to. Pero ang tindi mo, bro, 284 blocks sa loob ng 474 games. Grabe, bro. 284 na shot block. Mas marami pa shot block mo sa steal. Bro, these are just numbers. But the end of the day, yeah. I believe, listen up sa mga tao na nanonood ngayon, at the end of the day, this will be forgotten. In fact, hindi ko to minention, wala naman nakakaalam sa inyo na si Kirby is 5,766 points ang na-score and all. These are just numbers. But then again, these numbers help him to have this opportunity to share the gospel as well. So whatever you're doing, whether you're a janitor or you're a rank and file secretary, whatever, kung ano man trabaho mo, or maybe you're a scientist or an engineer, or whatever, you're a singer, a superstar, it doesn't matter. Ang labanan lang is, are you using the platform that God has given you for His glory? Because at the end of the day, we're never designed to receive glory. Yan ang kinakasira ng maraming tao na nakatungtong sa konting, karangyaan o kasikatan.
were never meant to receive glory. Si Nero, nung in, was that Nero? Si, no, it's not Nero. Well, in the Bible, si Pilate, nung inaccept niya yung glory, namatay on the spot, kinain ng uod. We're never designed to receive glory. The Bible says in Isaiah, these people, sabi ni God, whom I created for my glory. It's always God who deserve all the glory. So whatever accomplishment na accomplish mo or you're about to accomplish, the key is to defer to God. To deflect in glory. Si Herod yun, no? Si King Herod. Tama. So the goal is to deflect the glory back to God. Lord, you deserve all the glory. I'm just merely a steward of that accomplishment. Kaya nakaka-bless, Kirby, yung buhay mo. I mean, most of us hindi mararating yung narating mo when it comes to stardom. But we see a humble man in front of us being used by God, focuses on what God has in store for him. And the best is yet to come. You're only 38. And I'm sure yung sa farm mo, we're gonna pray later for that. Yung farm mo, and we're gonna believe God for more souls ma-reach out while you conduct the business dyan, yung agri-business mo dyan, inaanak. I'm so excited, and excited na kung matapos mo yan. Yan yung itsura mo nung nag-vlogs ka pa, pabihira. Boy, pinunod mo na yan. Naubo. Ilan mo yan. May mga nagda-drugs ka pa nung panahon na yan, di ba? So, talagang boy ang Diyos, bro. Ilan mo pwede mo si Direk, may mga nahugot na picture, ano? Alright, so, kinalimutan lang. Kinalimutan lang ni Kirby yung nakaraan niya na yan. Kaya yung kaninang verses na sa Daily Bread Devotions natin is, sabi rito, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So kalimutan na natin yung mga past natin, mga nakaraan, mga trials and challenges and sinful life that we lived, and then press on towards what God has in store for us. Kaya, Kirby, before you pray for us, any parting words about perseverance, hardship, dedication, passion? Any parting words, and then can you pray for our viewers as well? Sige. Ano lang, yung just to encourage lang everyone na nanonood, no, saka yung mga manonood pa, share ko lang yung tatlong championship namin, o apat na championship namin. Lagi kaming down sa series, no? Lagi kaming down sa series. Meron kami 0-2, best of 7, 0-2 kami pa rin na nag-champion. Wow. Meron doon 1-3 sa semifinals. Ang labo na noon. Ah. Kami pa rin nanalo, nag-champion. Tapos meron time San Miguel Powerhouse kalaban namin, pero kami pa rin yung pumasok sa finals, nag-champion. So, ang point ko lang is may mga maraming promise ang Panginoon sa atin. No, maraming promise ang Panginoon sa atin, pero sometimes yung promise na yon na bago natin makuha, meron test. So parang sa amin, sa mga championship namin, yung test of character, imbis na mag-away-away kami, magsisiyahan, ganyan, we stay solid, we keep the faith na kakayanin namin sa tulong ng Panginoon. And yung provision darating, no? Yun yung ano eh, na there are times na naghihintay ka, mahirap talaga, pero just be strong in waiting. I really believe God will provide. I know sa hirap ng nangyayari ngayon, no? And alam ko yan, ramdam ko yan, kasi I have workers na stranded, na talagang yung ipapadala nila sa pamilya nila, na kaya ngayon nagpo-provide na lang ako ng job doon sa farm, kahit para lang may matrabaho sila. So, yun yung message ko, na never give up. Yung natutunan ko sa lahat ng mga coaches ko, life coach, business coach, basketball coach. So, yun lang. Huwag tayong give up. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng lakad natin dito sa mundo. Amen. And, yun. Talagang sa daming experience, basketball, sa buhay, sa marriage, no? Minsan tayo yung gigibap, pero si Lord hindi gumigibap sa atin, no? Yun ang maganda. So, amen. Yun lang. Yun yung sa akin. Tapos, ano gagawin? Pag-pray natin. Pray mo naman, bro, kami. Yung mga taong may mga pinagdadaanan ngayon.
makakakuha mo lang kami ng konting ano mo, yung faith mo. Come on, bro. Sige, Lord, thank you for gathering us together, Lord. Lord, ikaw yung sentro ng pinag-usapan namin. Ikaw yung magaling dito. Ikaw yung gumagawa ng paraan para makasurvive kami, para mag-thrive kami. I pray, Lord, that we will continue to believe in your word, believe in your promise, and help us to be strong in waiting. And I pray that to all the viewers and Pastor Jeff, continue to bless their family. Keep us healthy, Lord. I know na nasa bahay lang kami, and I pray that yung mga kinakain namin, magkaroon kami ng wisdom to burn it, kahit anong paraan, para yes, Lord, man tayo magkaroon ng sakit. And I pray that everyone, Lord, i-bless mo sila, hindi lang financially, hindi yung health din. And I pray that patuloy mong palaguin itong show na to, Panginoon, dahil maraming matatouch. And continue to inspire us, Lord, through your word. And maraming salamat, Panginoon, yes, dahil sa promise mo, hindi kami bumibigay, hindi kami nag-give up. And amen. Thank you for all the blessing in the past na, na we will always remember na ikaw yung ano, ikaw yung gumagabay sa amin at nagpo-provide sa amin. Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Bro, pag-pray ka lang din namin, ano? So guys, let's just pray for Kirby. Lord, we lift up to you si Kirby. Salamat po sa kanyang testimony and even to his whole family, si Athena and the rest of the boys. Thank you, Lord God, for using him mightily sa PBA. And up until now, yung mga tao, Lord, na nakaka-encounter sa testimony niya, I know, Lord, they're being encouraged and blessed as well. So, Lord, we lift up to you, Lord, yung kanyang mga plano pa sa buhay, yung farm that is putting up. I pray, Lord, that more than the provision, Lord, the purpose, Lord, behind this farm, that a lot of people and workers and even clients and customers, Lord, na kukuha ng mga chicken at eggs, whatever business pa meron dito sa farm na to, they will encounter you more than encountering a business, Lord God. So thank you, Lord, for giving us Kirby Raimundo sa kanyang testimony of perseverance and passion and purpose, na ultimately, Lord, sa iyo lahat galing at sa iyo rin papunta lahat ng ginagawa namin. Keep him blessed as well, Lord God, continually in Jesus' name. Amen. 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 All right, Kirby, magpapaalam na tayo sa ating mga viewers. And Kirby, thank you for joining us. Direk, atid mo na si Kirby sa backstage. And thank you. See you. Tawagan kita, bro. Magpapaalam na ako sa ating mga viewers. Okay. God bless. All right, there you go, folks. Thank you for joining us this Monday on our sixth episode natin. And I hope you learned something. Guys, whatever you learned from today's show, wag lang to magstay dito sa tenga mo then lalabas sa kabilang tenga. Please apply it. Yung ganda ng mga life lesson na tinuro ni Kirby, delayed gratification, being surrounded by godly men, focusing on family more than career. Those things, golden nugget yung mga yon. Kaya I do hope na meron tayong natutunan at ma-apply natin dito sa buhay natin. So once again, we just want to thank you for joining us and keep believing for God's purpose and desire sa buhay natin. Amen? So God bless you and see you next week. This is Pastor signing off your Daily Bread.